Love the Lord thy God, and the second is love thy neighbor. Yan ang. Sabi ng Bible, is hands all the Lord. Yan po ang sabi. Alam niyo, meron ako nakita rito sa verse 35. Yung parang salitang lawyer. Ito pong salitang yung salitang ang salitang lawyer ay modern term, mga kapatid, sa panahon ng New Testament, ng ano? Ng scribe. Sa Old Testament, tinatawag ng Pharisees and Sadducees, pag-iskriba ka, kahit tulad pala yan ng ikaw ay pambabatas. Yan yun, mga kapatid. Sa Greek po ng lawyer ay nomikos. Nomikos. Greek. Nomikos. Ibig sabihin niyan, taong mambabatas. At yun ay galing tulad ng salitang scribe. Pag iskriba ka pala, mambabatas ka pala. Ibig sabihin ng scriba, ikaw ay tagapag-ingat ng kautusan at tagapagtupad ng kautusan. May kinalaman pala ito sa atin. Paghukom ng pag-usapan natin, kaya biblical talaga, mga kapatid. Ang hukom sa panahon natin, sa ilalim ng dispensasyon ng biyaya, ang pag-usapan natin ng scribe and lawyer, tayo pala, mga kapatid, sa hukom ay magpabatas. Mga eskriba pala tayo, mga kapatid. At tayo yung tagapag-ingat, tagapagpatupad. Papasok pala tayo sa tinatawag na ano ba tawag ko? Sa hukom, tinatawag na administration. Ang administration, ito na rin ang tinatawag natin sa upang tayo, Lord. Nag-usapan natin, no? Kaya may lawyer, scribe. Lawyer is kahit tulad yan ang scribe, magbabatas. Administration, papasok tayo sa tinatawag na bureaucracy. Ang alam natin, bureaucracy, millennium pa lang, di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, ang bureaucracy umihiral na ngayon din, spiritually. Nagaganap sa atin ang bureaucracy. Theocratic. Ibig sabihin ng theocratic, God is ruling. Yes. Saan ba nagrurule ang Panginoon sa atin ngayon? Sa church, pero sa bawat family. Okay. Sa bawat family ay nagaganap po ang administration, ang theocracy, theocratic government. Yung gobyerno ng Diyos ay nagaganap po sa bawat pamilya, mayroong mensahe na hukom. Loob pinag-usapan natin. Okay. Yan po. Ang ibig sabihin ng lawyer, modern term sa New Testament na ang halitulad nito ay mga kapatid ay scribe, scriba. Isulat din na lang po, Matthew, sa Luke chapter 7 verse 13, Luke chapter 10 verse 25, Luke 11, 45, verse 46, verse 52. Luke chapter 14, verse 3. Pag binasa po natin yan, may mababasa kayo dyan, Pharisee and lawyer. Yung lawyer po doon, mga kapatid, yung po ang scriba sa panahon ng Old Testament. Sila po yung tagapag-ingat at tagapagtupad sa utusan ng Panginoon. Yan. Ngayon, yung modern time na lawyer, mababasa natin ang talata niya sa Titus. Tingnan natin Titus 13. Verse
pero yung kanyang baligtad. 3:13. Sino nakabukas ng Titus 3:13, ma'am? Bakit? Mataba? Mabigat? Bring the last the lawyer and upon the under your light diligently that nothing you want under there. Baba, come on. Ang sabi dyan, mga kapatid. Tama ba? Wala na yung pinag-alas. Chapter 3, baka sama ka dito. Verse 13, bring Dennis, the lawyer, and Apollos on their journey to me. Oh, mama ba ka dito yung word lawyer? Pwede ka. Yung word lawyer ay modern term galing sa salitang scribe. So, panahon ng New Testament, after the Old Testament, sa Old Testament, tinatawag silang mga scribe. Actually, hindi ng Old Testament sila tinawag eh. Old Testament ito, dito sila tinawag. Ah, sorry, kamay pa. Old Testament ito, New Testament ito. Lumabas ang scribe sa pamamagitan ng mga Pharisees, Sadducees. Kailan? Hindi sa Old Testament. Panahon ng 400 years. Diyan, lumabas ang mga scribe na yan. Mga skriba. Noon, sa Pharisees, mga Pharisees at Sadducees, at saka yung scribe. Diyan po lumitaw yung mga yan. Pero pagdating ng New Testament, yung scribe ay tinawag na po na lawyer. Lawyer na po. Medyo modern term na po yan. Kaya, sa panahon natin, ngayon meron tayong mensahe ng hukom. Ito po ay administration office. Yan din yung sinasabi ko na theocratic. Yan po yung pag-govern ng Diyos sa bawat pamilya. Ngayon, yung tanong na fulfilling the law, sino ang nakakatupad niyan? Kapag may hukom tayo ngayon, mga kapatid, ang nagsayin na hukom sa atin lang, ano? Buong mundo meron, may hukom, maliban sa Korte na Suprema. Yung church ang pinag-uusapan natin, religious yan. Lahat ng church ay meron pong hukom. Kahit Muslim, kahit Judyo, meron sila yan. Meron po lahat ng religious ay meron pong hukom. Kasi pinag-uusapan po natin ay gobyerno ng Diyos, theocracy. Kaya, sino yung nakakatupad na kautusan ng Panginoon? Ang nakakatupad na kautusan ng Panginoon, pag may hukom ka, may mambabata, may skriba, at tayo'y pumapasok, mga kapatid, sa tinatawag na theocratic. Ito po'y pag-aaral tungkol sa kautusan ng Diyos at hindi lamang pinag-aaralan. Ito po ay ipinatutupad sa loob ng sambayan. Kaya, kung nananaman tayo sa kapusang ito at tayo'y tumutupad, be sure na nagaganap po talaga sa atin ang administration. Medyo kasi. Sigurado na ang Diyos ba ang nag-rule sa loob ng sambahinan? Pag hindi Diyos ang nag-rule sa ating sambahinan, hindi pa tayo pumapasok sa tinatawag na theocracy. Dahil ang isipin, yung sinasabi ko na God's ruling, ay nakailangan po Diyos mismo ang nag-govern sa loob ng pamilya natin. At mangyayari lang yun, magaganap lang yun na ang Diyos ay mag-govern kung meron talagang nakatindig ng pambabatas. Ayaw pa lang mga magulang. Itong magulang, consider lawyer. Consider sila ng scribe. Sila yung nag-iingat sa kautusan ng Panginoon. At sila rin yung nagpapatupad sa kautusan ng Panginoon. Mga magulang yan. Pero sa hukong tayo, ha? Parang napunta tayo sa hukong. Ang ganda, mga kapatid, nagkakaroon na tayo ng... Ako, nagkakaroon na ako ng ideya. Lumalalim ako medyo ng konti sa hukong, konti na. Kaya,
Ang lawyer, senior ay parents. Ang parent ay patriarka. Ang patriarka, ito po ay father. Ngayon, may father nasa loob ng pat, nasa loob ng authority ng father ang women. Hindi lantas ang babae. Pero, ang patriarka, ang parents ay lalaki po. Original na may hawak niyan at nagpapatupad niyan sa loob ng sambayan. Ngayon, gusto ko sabihin, ang takot yung kanang ibon. Yung gusto ko sabihin dito. Okay. Woman. Yes. Doon sa fulfilling the law ng Matthew chapter, sabi ganun, ang kautosan ay ginawa lamang sa dalawang utos. Love your God, love your neighbor. Sabi ko last two Sundays, yung dalawang utos na yun, hindi mo makita sa Exodus eh. Tama hindi. Nakita niyo ba sa Exodus? Love your God? Yung salitang love your God? Tama hindi. Sabi ko, in Exodus 20, wala kayong mababasa doon sa pong utos na ang dalawang utos na binanggit ni Kristo ay nandun. Ngayon, sabi ko nakaraan, saan niyo makikita yung sinabi ni Kristo na tinanong ng lawyer? Escriba. Sabi niya, ano ba ang mahalagang utos, na unang utos? Ang binanggit ni Jesus Christ, love your God with all thy heart, with all thy mind, soul, and spirit. Spirit pa doon? And love your neighbors. Saan niyo makita yon? Makita niyo yun sa Deuteronomy chapter 6. Okay. So yung kautosan ng Panginoon, pumapalo siya sa theocracy. Mga kapatid. Hallelujah. Eh, anong purpose ng Exodus chapter 20 na binigay ng Diyos para sa bansa Israel when Israel came out from Egypt, in the land of Egypt? Bakit ibinigay? Sabi ng Bible, idinagdag yung utos na yan para sa kanila. Bakit idinagdag? Actually, kaya yung inilabas ng Diyos, yung Exodus chapter 20, Exodus 20, ang Exodus 20 ay batas na isinulat ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang partyas na bato. Inungit sa pamamagitan ng daliri ng Diyos yan. Ngayon, bakit ginawa ng Diyos yan? Kasi, ang Israel, ang bansang Israel, ano? Nakalimot sa Diyos. Nakalimot sa kanyang batas. Nakalimot sa kanyang administration. Yung original, when Israel came out from Egypt, binigay ng Diyos ang utos. If you read in Deuteronomy chapter 6, ang sabi niya dito, ang kalabas niya, mga kapatid, ang Israel, sa bayan ng Egypt, ganito ang utos ng Panginoon sa kanila. Hear, O Israel, the Lord our God is one, Ekat, Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Itong utos na ito ay binigay ng Diyos na alalahanin ng Israel pag sila'y nasa lupang pangako na. Okay? And these words which I command thee this day shall be in thy heart. Sabi ng Panginoon. Ano yung nakalagay dyan? That is instruction. That is encouragement. Sabi ko kanina, direct instruction from Israel through Moses. Na anong instruction? Patungkol sa magulang, na ang magulang ay may obligation na ipatupad ang ano? Ang theocracy. Para sa Israel. Ano ba yun? Pagtuturo yun sa batas ng Diyos, kailangan ituro ng magulang sa kanilang mga anak. When thou teach diligently, verse 7, unto thy children they shall talk of them, when thou sittest in thy house, and when thou walkest in thy way, when thou liest down, and when thou rise up, and thou shalt bind them for thy sign upon thy hand, and they shall be frontless between thine eyes. Pero anong ginawa ng Israel? Itinigil nila yan. Kaya ang Israel, imbis na maging spiritual seed of Abraham, sila'y naging karnal. Bakit?
sapagkat yung prinsipyo ng Diyos patungkol sa kanyang batas, sa theocratic government, in administration, in the hukom. Ng panahon na yan, mga kapatid, ay kinaligtaan nila. Now, when Israel came from Egypt, at binigay sa kanila, after Egypt, at Exodus 20, bakit? Sapagkat ang Egypt, ang Israel na nagaling sa Egypt, ay nabaon, mga kapatid, sa kasalanan, sa kamangmangan, sa kapagkabulan, at hindi nila nalalaman at nalalaman kung ano na ang kautusan ng Diyos. That's why, ibinigay sa kanila Exodus chapter 20 to reveal kung ano yung nandun sa puso nila. Hallelujah. Yan ang purpose. Ibig sabihin ng Exodus chapter 20, original na nakasulat yan sa puso ng tao. Hindi lang Israel, lahat ng tao. Tama hindi? Anong purpose? Bakit inilagay? Sinulat ng Diyos at tapyas na ba ito? Kasi inilagay ng Diyos sa harapan ng mukha ng bansang Israel na kayo'y nagkakasala sa akin. Ay, sa aking utos. Ganon din ang tao. Bakit? Nangailangan mga kapatid ng ipaskil. Bawal manigarilyo. Bawal mag-ala. Maglasing. Bakit? Kapagkat yung tao nakakalimot sa kasalanan. Bawal mangalunya. Bawal maki-ati. Bakit ibinigay yan? Kasi yung tao nakakalimutan yung nandun sa puso. May mga tao na sa kabundukan o sa ibang lugar na hindi inaabot ng ebanghelyo. May mga asawa, alam nila, wala silang utos. Pero alam nila na yung asawa nila, kapag kumuha ng ibang asawa, alam nila kasalanan yun. Tama hindi? Amen. Hindi lang tagtagyan kasi mga kapatid ang Israel manhid na manhid sa kasalanan. Amen. Ang kautosan ay ipinapamukha lang natin kapag tayo ay ano? Hindi kailangan ipaalala sa atin ang batas ng Diyos kung tayo hindi. O tayo ay nakakalimot. Saka lang ipinamumukha ang kautosan. Pero kung ikaw naman ay isang Kristiyano, batuwid sa Diyos, bakit kailangan ihanap sa'yo yung kautosan niya? Tama, hindi. Kaya inahagap ang kautosan kasi may nagagawa tayong mali na hindi natin nalalaman. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa kanyang utos. Kaya, kung tayo po ay tumutupad, mga kapatid, sa batas ng Diyos, bilang magulang, bilang lawyer, theocracy kalagayan. The theocracy is God's ruling para sa ating family. Original, nasa Deuteronomy yan eh. Kapag tinupad ating sangbahinan, ang magulang, ang ama at ang ina ay nagtulong patungkol sa salita ng Diyos, kautusan na magiging mambabata, ipapatupad ang batas, ang tama at ang mali, ilalagay ng karatulan sa loob ng tahanan. Mga kapatid, ang pamilyang yan ay aabot sa tinatawag na theocratic government. Ma-imagine nyo mga kapatid, meron pong isang pamilya sa atin, pasunulin sa hukom, at merong tagtupad ng administration sa loob ng sambayan nila, pulido nilang nagagawa kung ano yung batas ng Diyos, ano yung bawal, hindi pwede, ano yung pwede lang. Pag may pamilyang ganyan, mga kapatid, ascetic sa Panginoon, nasa ilalim ng pagtupad sa kautusan ng Diyos in a theocratic government, mga kapatid, tandaan nyo, matatakot kayo sa kanila. Pag meron tayong maling, ginagawa. Ang appearance at presensya ng kapatid ang ascetic sa Panginoon, hindi nyo kayang harapin. Kaya, ama, na-imagine nyo kung buhay si Melchizedek. Pakita ko sa inyo sa imagination kung ano ang larawan ni Melchizedek. Sabi nila, isang matanda lang na ganito lang ang buhok, at may bird na ganyan. Sabihin ko sa inyo, ang taong nabuhay ng 600 years, walang gupitan, walang ahitan, at yun ang nakalagay bilang si Serdote, alam nyo kung ano yung tsura niyan? Sabihin sa akin. At meron siyang damit ng balat ng hayop, may tungkod siya na hawak. That's the sign of the scepter. The sign of kingship.
and rulership. Bureaucratic yun. Yung batas na yun ay simbolo, mga kapatid, ng authority. Alam niyo yung baston na yun? Ilang basta-baston yun? May nakaukit doon. Ano nakaukit doon? Salita ng Diyos yun. Yeah. Hindi pa nila nailalagay yun, mga kapatid, sa ano eh. Tawag doon? Scroll. Sa papyrus. Scroll. Sa scroll. Baston pa lang yun. Imagine niyo kung gaano katanda si Melchizedek. Hindi si Melchizedek yun doon. Brother, Lito! Kamusta ka na? Hindi ganyan si Melchizedek. Unahin nyo ang Genesis 14. Nang dumating si Melchizedek kay Abraham, may hawak siyang alak, may hawak siyang tinapay. Ganon din si Abraham. May hawak na alak, may hawak na tinapay. Nang magkita sila. Dala ni Abraham Melchizedek, si Melchizedek may tauhan. At meron ding tauhan si Abraham. Sa likuran niya, nang sila'y magpanagpo, sinabi nila, Blessed be the God of Abraham! Sabi ni Melchizedek, binigyan ni Melchizedek ng tinapay at alak si Abraham. At binigyan din ni Abraham ng tinapay at alak si Melchizedek. Now, nang magkita sila mga kapatid, alam niyo kung ano nakita ni Abraham kay Melchizedek? Yung aura niya as a righteous man. Ang haba ng buhok nakatakip sa katawan niya. Ang haba ng balbas hanggang bigote nakatakip sa kanyang katawan. At makisig na nakatayo. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mata ng mga tao. Na alam niya kung ikaw ay matuwid o hindi. Presensya pa lang nila. Kaya si Abraham, nung makita ni Melchizedek, sumigaw, Blessed be the God of Abraham! Bakit nakita ni Melchizedek na ang buhay ni Abraham matuwid sa harapan ng Diyos? Ganun din ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin, presya pa lang nila, masusunod kayo. Tama, hindi. Amen. Merong nagkasala dito. Alam nila yan. Alam nila yan. Alam nila. Kaya, sino yung makakatupad? Ang makakatupad, may mensahe tayo, may administration tayo, umapainalit tayo sa chocracy, at tayo po ay pinamumunuan ng Diyos sa ating Panginoon. Ganyan ang Diyos po sa inyo. Amen. Susunod.